Paniniktik o surveillance laban sa mga magsasaka? Ano ang epekto nito sa pangunahing producer ng pagkain sa bansa? Panoorin yan sa aming segment na Rights Watch. Hands off Danilo Ramos, ang panawagan ng peasant at human rights groups matapos ang balitang paniniktik at harassment sa tagapangulo ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas. Ayon sa grupo, nangyari ang pinakahuling paniniktik kay Ramos noong January 3 at 15 ng isang riding in tandem sa Bulacan. Paliwanag ng leader, kapag nahaharap sa ganitong panggigipit ang mga magsasaka, apektado ang kabuhayan nila at tungkulin bilang pangunahing producer ng pagkain sa bansa. Ang palay, gulay at fruit trees, inaalagaan po yan. Kung hindi makapunta ako, yung kapwa magbubukid, may epekto po sa paghina ng ani. Ganito rin ang kwento ni Ronnie Manalo, kalihim ng KMP na nakaranas din ng paniniktik. Sinusundan yung aking mga pagkilos, yung kung saan ako pumupunta, saan ako nakatira. Ayon kay Attorney Jobert Pahilga ng grupong Sentro para sa Tunay na Reformang Agraryo, labag sa batas ang surveillance na ginagawa kay Ramos, Manalo at sa iba pang mga magsasaka. Una, nilalabag nito yung karapatan niya on security and safety. So yung surveillance is a form of unreasonable search. Nasa ilalim din ng ating konstitusyon na the right of the people to be secured against unreasonable searches and seizure shall be inviolable. Dagdag ni Attorney Pahilga, tungtungan din ng surveillance para lalong mailagay sa panganib ang buhay ng isang individual. Marami nang nangyari na yung mga aktivista ay nasinosurveillance, nire-rental, ay pinapatay at nagiging biktima ng enforced disappearance. Pero may magagawa raw ang mga magsasaka para labanan ang ganitong mga atake at mapanagot ang gumagawa nito. Dapat mulat sila at alam nila yung kanilang mga karapat para hindi sila matakot na lumaban. At together with the other members of the organization at ng kanilang mga support groups at peasant advocates, i-expose itong mga nangyayaring ito. Gate ni Ramos, sa kabila ng aniay panggigipit sa kanila, hindi hihinto ang mga magsasaka na ipaglaban ang kanilang mga karapatan. Kaya ako at ang kapwa magbubukid, determinado na ipaglaban ang lupa at hustisya